Welcome sa ating BMS tutorial tungkol sa differential pressure switch. So meron tayong differential pressure switch na DPS 400 mula sa Honeywell at ang kanyang setting range ay mula sa 40 hanggang 400 Pascal. So ito ang ating differential pressure switch. Ito ang kanyang setting range ng kanyang dial. At ito naman ang kanyang connection points. So makikita nyo may nakasulat P1. Bali ito yung ating input para sa yung inlet para sa high pressure, at ito naman ang inlet para sa low pressure, ang P2. Ito yung P1 saka ito yung P2. Tingnan natin yung load ng differential pressure switch. Sa loob nito, makita natin yung mga terminal para sa switch. Ito yung common, ang terminal number 3. At ito naman yung ating normally open, ang number 2. At number 1 ay ang normally closed. So, pag nag-switch on ang ating differential pressure switch, ang number 3 saka number 2 ay magkakaroon ng contact at mag-open naman ang 3 saka 1. So ang screw na ito, ito yung factory setting. Bali ito yung pinaka calibration mula sa factory para sa ating differential pressure switch. Okay. So ano yung kasama sa box? Kasama sa box ay merong dalawang ito yung dalawang duct adapter. So ito yung tutusok natin sa duct o kaya sa ating ECU unit, at dito natin lalagay yung hose. Yung hose papunta dito sa ating connection port. Okay. So meron tayong dalawa para sa upstream saka sa downstream. Ito naman ang ating hose na 2 meters ang length. Okay. So paano natin i-mount ang ating differential pressure switch? Ang typical na mounting nito ay dapat naka vertical. So ganyan. Ngayon, dapat ang ating differential pressure switch ay mas mataas kumpara sa ating adapter or yung papunta sa ating connection papunta sa duct, yung line natin papunta sa duct or sa ECU. So yan ay para maiwasan natin na magkaroon ng condensation papunta sa linya ng ating differential pressure switch, dahil pag nagkaroon ng condensation hindi magiging accurate yung pressure na marireading ng ating differential pressure switch. So hindi accurate. So kailangan walang loop. So hindi dapat ito naka-loop. So dapat gradual ang kanyang pag-akyat mula sa connection point sa duct natin papunta sa differential pressure switch. So sa mounting position naman, kapag minount natin ito ng nakatihaya, ang front, ang cover ay facing upward, ang switching point natin is 20 Pascal higher than set scale natin. So halimbawa nakaset tayo sa 100 at tinihaya natin, ibig sabihin mag-i-switch siya kapag inabot niya yung differential pressure na 120. At ganun din pag nakataob naman, ang kanyang switching point ay less than 20 Pascal sa kanyang set scale. So kung nakaset tayo ng 100, ibig sabihin 80 pa lang mag-i-switch na siya. So mas lower ang kanyang switching point pag nakataob, at mas mataas ng 20 kung naka
tihaya mula doon sa switching sa seat scale natin. So dapat naka vertical ang ating mounting. Okay. Sa haba naman ng ating ating tubing, pwedeng mas mahaba kaysa 2 meters. Kaya lang, mas matagal ang magiging response. So, ang kanyang response habang humahaba ang length ng ating tubing ay mas tumataas. So, hangga't maaari, kailan maiksi lang ang haba ng tubing mula sa switching point natin, sa connection point natin sa ducting papunta sa ating differential pressure switch. Ngayon, pag-usapan naman natin ang operation ng ating differential pressure switch. So, ang differential pressure switch ay mainly ginagamit sa HVAC system or heating, ventilation, and air conditioning system. Ito ay para i-monitor ang status ng filters, airflow, tsaka yung mga fan motors. So, halimbawa sa filter, tingnan natin kung paano ang operation nito pag ginamit natin sa filter. So, meron tayong filter dito. Okay. So, ito yung ating upstream. Ito naman ang ating downstream. Okay. So, halimbawa, ito yung ating differential pressure switch. So, ang P1 o yung high pressure port natin ay dapat nakakabit sa upstream. At ang P2 naman o yung low pressure port natin ay nakakabit sa downstream. So, okay. Ngayon, kung hindi nakaanda rin ating system or static ang ating hangin dito dahil hindi pa umandar ang ating fan, magpalagay natin na meron tayong pressure na 80 Pascal. So, sa downstream, ganun din. Dahil wala namang flow, wala namang nagtutulak na fan para baguhin niya ang ating static air sa ating duct. So, ang ating differential pressure ay 80 mula sa upstream or P1 connection minus 80 sa downstream or sa P2 connection natin. So, 80 minus 80, 0. So, wala tayong differential pressure. Ngayon, once na umandar ang ating fan, so, magkakaroon tayo ng dagdag na pressure dito. So, ang hangin tutulak ngayon papunta sa ating filter. So, halimbawa, meron tayong pressure dito na 105. Okay. So, palabas sa ating filter, sabihin natin na meron tayong 100 Pascal.
So, ang papasok ngayon sa ating P1 ay 105 minus yung pumasok sa P2 na 100. So, meron tayong 5 Pascal na differential pressure. So, malayo pa rin sa ating halimbawa, nakaset tayo sa 100. Okay. Pascal. So, malayo pa rin sa ating 100 Pascal na setting. So, hindi mag-switch on ang ating differential pressure. Ngayon, habang tumatakbo ang ating HU, nagkakaroon ng accumulation ng mga alikabok dyan or mga kung ano mga particles mula sa ating ducting. So, mangyari dito, medyo tataas ang ating pressure sa ating upstream. So, sabihin natin naging 150 ito. Okay. Ngayon, dahil medyo restricted ang ating flow dahil sa mga particles na nandyan sa ating filter ngayon, ito ay bababa. So, halimbawa, sabihin natin 90. Okay, so, ating differential pressure ay magiging 150 minus 90. So, meron tayong 60 na differential pressure. Mas mababa pa rin kumpara sa ating set point na 100 Pascal. Okay. Ngayon, katagalan ng takbo ng ating system, itong filter natin ay lalong mapupuno ng mga dust particles o kung ano man na mga dumi na nandyan sa ating ducting. So, ang pressure natin dito ay lalong tataas dahil sa accumulated na dust. Magkakaroon ng restricted ang ating airflow ngayon. So, sabihin natin ito ay tataas ng hanggang 210. Okay? So, ngayon, ang ating pressure sa high pressure natin papunta sa differential pressure switch ay 210. At kung ito ay bababa ngayon ng mga 80, dahil sa restricted na airflow, so ito ngayon ay magiging 80. Ang ating differential pressure ngayon ay magiging 210 minus 80 ay equals to 130. Okay? So, 130 ay mas mataas ngayon sa ating set point na 100 Pascal. So, ibig sabihin, nag-switch on ang ating differential pressure switch. So, mangyayari niyan, magkakaroon ng signal papunta sa BMS natin. So, ang BMS naman, magbibigay ng alarm status na dirty filter. Okay. So, yan ang application ng differential pressure switch sa pagmumonitor ng ating air filter sa ating mga duct o kaya sa ating HU. Okay. Sa fan or blower application naman, ganito yung ating magiging connection. So, ito yung ating blower. Ito yung ating upstream connection. At ito yung ating downstream.
So itong papasok sa blower, yung inlet natin, ito yung ating outlet. So halimbawa, ito yung ating differential pressure switch. So ito yung ating connection. So ito ay kabaliktaran sa connection ng filter pag ginamit natin sa monitoring ng air filter. So sa upstream connection, dapat nakakabit natin dito ay ang P2 ng ating differential pressure switch o yung low pressure side. Sa downstream naman, nang nakatap tayo sa P1 ng differential pressure switch o yung high side, high pressure side. So halimbawa, ang ating setting ay 100 pascals ngayon. So habang hindi umandar ang ating fan, meron tayong static pressure halimbawa dito na 80. So ganun din dito parehas, dahil walang nagtutulak sa ating hangin. So ang pressure na yan, yan ang babasahin ng ating P1 tsaka P2. So ang differential pressure ngayon ay 80 minus 80 equals to 0. So wala tayong differential pressure habang hindi pa umandar ang ating motor. Ngayon, once na nag-start up ang ating motor, so umikot ng blower, magkakaroon tayo ngayon ng mas mataas na pressure dito. So halimbawa, ang pressure natin dito ay tataas ng 100. So ang papasok na pressure sa ating P1 connection ay 100. Ngayon, since nakatap tayo sa negative yung ating upstream na linya, ang ating pressure ngayon dito ay bababa dahil hihigupin ang pressure dito ng ating blower. So ang ating pressure ngayon dito ay pahigup. Negative ang ating pressure. So halimbawa, dahil nasa starting stage tayo, so sabihin natin meron tayong 40 na pressure dito. Mula dito, 40 ang ating pressure. Ito ay 100. So meron tayong differential pressure na 60. Mababa pa rin sa ating setting na 100 pascals. Ngayon, pag nag inabot natin yung top speed ng ating motor, so tataas ngayon ang pressure natin dito. Ito ngayon ay sabi nating abot ng 140. So ang papasok sa ating P1 ay 140. Okay? Ito naman, magkakaroon tayo ng negative pressure dito dahil mas mabilis ang ikot ng motor, mas mataas ngayon yung kanyang paghigop ng hangin mula sa ating differential pressure switch. So magkakaroon tayo ng negative na pressure dito. Halimbawa, sabi natin meron tayong negative 20 na pressure ngayon dyan. So ang ating differential pressure ay 140 minus negative 20. So since ito ay negative, mag-a-add ang 140 at saka yung negative 20. So meron tayong 160 na differential pressure. Mas mataas ngayon kumpara sa ating
setting na 100 Pascal. So, ang mangyayari ngayon dyan, mag-switch on ang ating differential pressure switch. So, pag nag-switch on yan, magbibigay siya ng signal papunta sa ating BMS. So, ang BMS naman, magbibigay ng airflow status. So, makita natin sa BMS, meron tayong airflow status. So, halimbawa, halimbawa ay naputo lang ating belt ng ating blower. So, patuloy na umandar ang motor, pero yung belt natin ay yung ating blower ay huminto. So, nangyari dyan, wala tayong airflow. So, ang ating pressure ay babalik doon sa ating dating static pressure na 80. So, ang ating differential pressure ay 80 minus 80. Okay. So, 80 minus 80 is equal to 0. So, ang switch natin ngayon ay mag-off. So, sa BMS natin, magkaroon tayo ng no airflow na status. So, sa no airflow status natin, depende sa interfacing natin ng BMS at motor control, pwedeng i-off niya ang motor gawa ng hindi umandar ang ating hindi umiikot ang ating blower gawa ng posible na naputol yung belt. So, yan po ang isang example ng application ng differential pressure switch sa ating monitoring ng mga fan sa HVAC system. So, maraming salamat po sa inyong panonood at abangan nyo po ang iba pa nating BMS tutorial.